Okay, so andito na tayo sa ating chapter 4 ng ating Structural Theory 1, yung topic na moving loads. So unang tanong dyan, saan nga ba nagmumula ang mga moving loads? So for example, meron tayo ditong truck. Okay, and syempre yung truck meron siyang kinikerry. Meron yung kinikerry na own weight, and syempre meron tayong mga superimposed loads dyan, yung mga delivery sa truck. Okay, so meron mga weight yun. So mula dun sa weight na dinadala ng truck at dun sa self weight ng mismong truck, ang magadala nun is yung kanyang gulong. Okay? Tapos, mula dun sa mga weight na transfer papunta sa gulong, at mula dun sa gulong, itatransfer niya yung bigat na yun dun sa surface kung saan sila dumadaan. Okay? So, kunwari ito. Ito yung dalawang gulong ng ating sasakyan, yung truck. And syempre, merong weight yan. Sabi natin ano to, P1, ito naman, P2. And syempre, hindi lang yan basta-basta load. Tinatawag natin yan as moving load kasi mga loads yan galing sa vehicle and syempre gumagalaw yan or nagmo-move dun sa ating structure. Okay? And syempre, yung dinadaanan ng mga structure natin, yung mga daan, tama ba yung mga road? Pero hindi natin kailangan pang i-analyze yung sa road kasi yung road, binubuhat siya ng mismong lupa. So, hindi natin siya kailangan pang i-analyze. So, ang ina-analyze natin dito sa moving loads is yung mga biga na nakalagay sa mga bridge. Okay? And yung mga biga na meron tayo sa bridge is simply supported. Okay? So, paano naging simply supported yun? So, for example, ito yung bridge natin. Yan. Yan. Ito yung abutment. Yan yung tigdulo ng ano, tigdulo nung yan, ito yung abutment natin. Tapos dito, ito yung ating yan, bridge. Yan syempre hindi naman diretso yung ano, bridge natin, tama ba? May putol-putol yan. Kaya nga kapag dumadaan kayo sa ano, sa expressway, meron kayong makikita doon na ano, na connection ng mga ano, mga road, okay? O yung mismong slab. Tapos doon, meron nagkikerry na beam. Okay? Yan, ito yung beam natin. Yan, ito yung beam natin. Magkahiwalay rin yan, hindi rin yung isang diretso. Okay, tapos dito yung ating pier. Yan. Yan, tapos ito, nakalaan yan sa lupa. Yan. Yan siya. So dito, sa connection ng abutment, ang connection dyan is hinge. Okay? So ibig sabihin, kapag hinge, supported yan vertically and supported horizontally. Samantalang sa part na to, nakapatong na lamang yung ating biga. So, kung nakapatong na lamang yun, ibig sabihin, ang connection na lamang dito is roller. Okay? So, ang ina-analyze natin dito is yung simply supported na beam. Okay? Kaya simply supported yung mga example natin sa moving loads. And yes, dun pala sa moving loads, kaya nilagay ko dito na P1 and P2 kasi magkaiba yung binubuhat na weight nung dalawang gulong. Okay? I mean, dalawang pares siya, syempre. Pero kung ito 2D na lang natin, i-consider na lang natin siya as 2 wheels, okay? Then, yung P1 natin, equivalent yan sa gulong na dinadala ng mga gulong dito sa likuran. And yung P2, equivalent yan sa dinadala na loads dito sa gulong sa harapan. Okay? So, magkaiba sila ng bigat. Okay? So, meron tayong iba't ibang type of moving load. Meron tayong single, meron tayong 2 moving loads, and 3 or more moving loads. So, kapag sinabi natin single, syempre, isa lang yan. Okay? So, sir, meron po bang ano, nag-iisang gulong na sasakyan? Wala, syempre. Okay? Wala talaga yan. Pero, nagkakaroon tayo ng single moving load kapag ang isang gulong na lamang ang nasa mismong, ano natin, biga. Okay? So, for example, itong sasakyan na to, lumagpas na siya. Okay? Tapos, andito yung sinyang gulong, andito naman yung sinyang gulong. So, doon tayo nagkakaroon ng single moving load. So, ina-analyze rin natin yon. And kung sakali man na medyo maliit lamang yung ano, yung biga tapos mahabang truck yan, okay? Kung mahabang truck yan tapos medyo sa likuran doon kasi karaniwan mabigat yung load sa moving load. So, anong tira na lamang isang load? So, sabihin, siya na lamang yung i-analyze natin na magkakos ng reaction doon sa ating biga, okay? And yes, ang sinosolve pala natin dito sa moving loads is yung maximum shear and maximum bending moment na nakikreate or nakakos ng ating
moving loads. Okay? So, isa-isahin natin. Single moving load. Again. So, sa single moving load, para makakuha tayo ng maximum shear, parating gulong niya. Ayan. Para makakuha tayo ng maximum shear, kailangan i-locate natin yung mismong single moving load sa mismong support natin. Doon tayo makakuha ng maximum shear. Okay? Kapag naman, maximum bending moment, kung napapansin niyo sa analysis natin or sa shear and moment natin sa beam, karaniwan, nakakuha tayo ng maximum bending moment sa gitna ng ating beam, lalo na kapag simply supported. So, kung nag-iisa lamang itong ating load, ibig sabihin, kailangan natin i-locate yung load natin dito sa gitna. Kasi, doon tayo makakuha ng maximum bending moment. Okay? Ayan. And syempre, alam naman natin yung maximum moment dyan. Ano? Ating maximum moment dito is equals to P L over 4. Sir, formula po ba yan? Hindi. Simpleng moment lang yan. Okay? Kailangan nyo lang mag-moment saan? Sa gitna. Okay? So, kung gusto nyo makuha itong P L over 4, simple lang yan. Kunin natin yung reaction dito. Okay? Ang reaction na to, since nasa gitna yung ating P, maghahati P over 2, then P over 2. Tapos, nasa gitna yung ating moving load. Then, kailangan natin kunin yung moment sa gitna. And kung gitna to, sabi natin L, ang total length ng ating beam, kung L yan, yung gitna nun is L over 2. So, para makuha yung moment dyan, sa gitna, it is equals to P over 2. Ito yung mag-moment. Okay, ito lang side na kukuha natin. Ito lang. Tanggal natin itong right side. So, sa left lang tayo. Okay? So, P over 2 multiplied by L over 2. Kaya, ang ating maximum moment sa single moving load is PL over 4. Okay? In case lang na makalimutan ninyo yung equation, sabihin nyo kasi hindi ko na-memorize paano ko makukuha ang maximum moment due to single load. So, ito lang siya. Simple lang. Kunin nyo na reaction, then mag-moment kayo sa gitna. Next, syempre, kung sakali man na yung dalawang gulong is nagkasabay, so magkakaroon tayo ng two moving loads. Yung gulong natin. So, kung dalawa na yan, ibig sabihin, meron tayong P1, meron na rin tayong P2. And, syempre, fix yan sa, ang distance niya sa isa't isa is fix. Syempre, di naman pwede magbago-bago. Fix yan. So, sabi natin dito. Yan. Meron tayong distance D. Okay? So, ngayon, kung sa single moving load, para makakuha tayo ng maximum shear, nilolocate natin yung mismong load natin sa support, ganun din yung gagawin natin sa moving as a two moving loads. Nilolocate natin yung load natin papunta sa support. So, ano yung nilolocate natin? Yung P1 or P2? Sabihin natin mas malaki yung P1. Ano yung nilolocate natin? Yung P1 or yung P2? Siyempre, yung P1 para makakuha na ng malaking reaction yung ating support. So, kapag nakakuha tayo ng malaking reaction, siya na rin yung magiging maximum shear natin. Pero, depende yon. Hindi lagi na kung sino yung malaking load, siya yung nakakuha ng maximum shear. Kasi depende pa rin sa location ng mga loads, lalo na sa three moving loads. So, depende yan. Okay? Pero, syempre, unahin yung i-check kung sakali man yung malaking load. Then, allocate nyo kagad dun sa, sa support natin. Okay? Anyway, meron naman tayong problem set or problem and solutions para sa moving loads na to. Okay? Yung third type is yung ating 3 or more moving loads. So, karaniwan sa klase, ang tinuturo na lang talaga is 3 moving loads. So, kung 3 moving loads yan, ito siya. Yan. Meron tayong P1, meron din tayong P2, and syempre meron din tayong P3. Tapos meron silang fixed distance sa isa't isa. Sabi natin, D1, ito naman is D2. Ah yes, dito, di ba, ang ginawa natin,
nilocate natin yung ating maximum or nilocate natin yung ating single moving load sa gitna para makakuha ng maximum moment. So, anong gagawin sa two moving loads? Ang gagawin natin dito, pinagigitnaan natin or ginigitna natin yung resultant. Okay, nilalapit natin siya sa sa gitna ng ating beam para makakuha tayo ng maximum moment. So, yun yung ginagawa natin. So, kunin nyo lang yung resultant, then yun na. Ganun lang siya kasimple. So, ganun din dito. So, para makuha ang ating maximum shear, nilolocate natin karaniwan yung bigger load or biggest load sa tatlo dun sa mismong support. Okay? Para makakuha tayo syempre ng maximum shear. And kapag naman maximum bending moment, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung overall resultant, tapos nilalapit natin dun sa gitna ng ating beam. Okay? So kapag nagitna natin yun, kumukuha tayo ng reaction, then mapagsolve tayo ng maximum moment. So syempre, di nyo pa na-imagine dito kasi hindi pa tayo nagsosolve ng problem. Okay? So, ganoon lang yung introduction ng ating moving loads. And itong moving loads na to, kailangan na kailangan nyo kasi ina-apply rin yung concept ng moving load sa influence line, which is yung ating chapter 5 influence line. So, dito muna sa chapter 4, mag-solve lamang tayo ng maximum shear and maximum bending moment sa na nakakos ng ating moving loads.